Now on our way to TV5 para sa contract signing. Excited ako kasi mamimit ko na rin finally ang president ng TV5 na si Mr. Robert Galang. At excited din ako kasi first time ko magko-contract signing para ako artista. Exciting. Never ko pa nagawa ito. Yak Papu, I'm here for you. Yes. Ako maging camera woman ni Papu. Kasama ko rito, mga dating kasama ko rin sa EBS. Yes. Parang dumipat lang ako ng bahay, pero sila pa rin yung nandun. Alam mo yun? At dumipat ka lang ng kwarto. Correct! Marife, hello! Si Marife, sister niya. Makeup artist ko rin yan. Junior's Baba, dressing room 2. Okay. Bye, God! Uy, hi, Paul! Uy, hi! Hello! Boy, Oh guys, dun sa mga nagtatanong, siyempre OOTD muna tayo habang naghihintay tayo kay Mr. Galang. Oh, itong OOTD ko ngayon, ang aking laser. Laser ba tayo? 80s na 80s. Laser, halata. Laser. Halatang 80s. Oh, diba? Oh. OOTD muna tayo guys habang inintay natin si Mr. Galang. Uh-huh. Ang aking outfit of the day. Okay. Yeah, aking coat by Hackett. Tapos aking shirt is by Zara. Ang aking pants by Oscar, the great Oscar, ang aking tailor. And of course, my kicks, Travis Scott and Nike. Yeah. Ano ba? Pag gusto nyo, ha? Aking copper mask, syempre. Kasama yan. Papu, Papu, keep inspiring and we're so happy to have you here with us with Mamu. Dahil alam mo marami talagang ano no bukod sa nakikita nyo on cam, off cam, sobrang inspiring nila na couple. And I'm sure alam na yun ang mga followers ninyo pero gusto ko lang masabi marami ako natutunan sa kanila hindi lang talaga spiritually pati yung mga ano yung mga inspiration in life. Art. Pursuing passion and art. Kabalik sa standby para sa big event ni Papu at nandito talaga sila full force. Talaga. See you! See you! See you! Oh yeah, habang nag-intay, TikTok is live. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Ah! Woo!
Napaka-special ng araw. Seb-seven. Dahil birthday ko! Birthday! Happy birthday! Birthday ko na February 7, 2022. Oo, at hindi lang yun. Ang dami nag-react kasi nung sa huli kong vlog, nabanggit natin na 5:30 din yung show. Oo nga. So 5:30 din tayo magkasama kung saan po kami nagsimula as mga anchor and host ng TV. Alas 5:30. Siguro kailangan i-revive natin yung kanta. Pwede. No? Pwede pa rin. Alas 5:30 na ng hapon. Really welcome Mr. Julius Babaw to this five. Kasama with his team, Bertola. Babaw? Babaw. Kasama na tayo. Kasama na kayo sa iisang network. Na! Sir, thank you. Thank you for welcoming us. For February 7th. Si Julius, tenog naman din natin na kasi yan naman, agraman pa kaya eh. Nag-radio pa yan, no? So, medyo tumanda na sa profesyon. And, well, yun naman ang kagandahan ng profession of journalism, no? The older, let's just say, you get, no? The more veteran you are, di ba? The higher your credibility rating. And wala tayong maikakabit na halaga sa karanasan ng pamamahayag bilang mga journo, no? So yun, meron si Julius doon at napakahaba na ng history niya roon. Nakatrabaho ko rin si Julius sa public affairs, so alam din niya kung paano gumawa ng mga public affairs or long form or short form documentary. So we're not just talking here about event reporting. Si Julius was a crime investigation correspondent and host. Alam naman siguro si Mr. XXX yan eh. Noong mga panahon na hindi pa masyadong uso ang mga CCTV, no? We employed the use of hidden cameras. In other words, we attempted to get into the inner workings of, questionable gangs or groups or syndicates. And that's what Julius did with us. So, ang lalim ng karanasan ni Julius. And on top of that, of course, magandang magbasa, magandang ang reading, magandang mag-project, di ba?
And, you know, eto, hindi naman lang mapapantayan at wala nang debate rito, di ba? Kilala na. So, kumbaga, he needs no introduction. So, yan, he had all the qualities that we were looking for in an anchor, a worthy partner for Sherry Nicholson. Course, to give us his opening remarks, please welcome Signal TV and TV5 President and CEO, our one and only Mr. Robert Vigala. Good afternoon, Sir RPG. Good afternoon, MJ, and thank you. Our professional and battle-tested journalists are indeed at the front line, displaying courage in bringing to our viewers the most relevant news and events happening all over the country. Now, I am very excited today po to welcome the newest addition to our roster of credible and seasoned News 5 anchors. He has made a name for himself as a veteran and multi-awarded journalist, talk show host, and radio commentator, and he has the commendable ability to reach people of all ages, all social classes, all regions, all areas, across different media platforms. He shares the same values as News 5, committed to the highest standards of integrity and journalistic excellence, bringing out the truth in every story. We are very honored to introduce Mr. Julius Babaw to you today, and we are confident that with him joining our News 5 team, we will bring our News 5 organization, our news programs, into even greater heights. Thank you, and may our Lord Jesus continue to bless us all. And welcome to News 5, Mr. Julius Babaw. Tulad mo, Julius, no? I am so excited, and at the same time, siguro mixed emotions din, di ba? Because I know you so well. You are not just an anak-anaka, you're my kumpare as well, the ninong of my anak, ano si Ayla. Ang una kong gustong itanong sa'yo, I know it wasn't easy on your part to leave the Kapamilya Network, na naging part ka ng 28 years, almost 3 decades nga, sabi nga ni Von, leaving your old home in exchange of the new home. So, paano mo ito, like what I said, ginawa? It's not easy, Tita Aster. Dumating kasi sa point ng buhay ko at ng career ko na parang meron akong hinahanap, no? Na bagay na parang hindi ko magawa. Parang may kulang. So, after na mawala ng franchise, ang ABS-CBN, I stayed on with the network for 2 years. But I feel na parang it's about time na mag-move on ako sa aking career. Sabi ko nga, pag naging kang masyadong kampante sa iyong career at sa iyong trabaho, parang that's close to retirement. Alam mo yun, parang feeling ko ay naging stagnant na. So I need to do more things, no? I need to expand my wings. Kaya doon nagsimula yon, actually. I prayed a lot, no? I really asked for the intervention of our patron saints, si Saint Padre Pio, Saint Anthony de Padua, Saint Jude, Saint Joseph, lahat na yata ng santo dinasalan ko para makahingi ng guidance, and I asked for signs. Meron bang signs na parang magdadala sa akin sa ibang klase ng profession, whether it's still sa media or sa labas ng media. And then dumating sa punto na, yun nga, nakausap ko si Ma'am Lucci, doon na nagsimula yung pag-open ng mata ko doon sa possibility nga na lumipat dito sa Kapatid Network. And I did ask for signs. Nagkaroon ng point na parang matagal kami hindi na nag-uusap ni Ma'am Lucci, until one day, nakatanggap ako ng message sa kanya na sabi niya, "Are you still interested in joining our network?" So yun na, Tita Aster, ang sign na iniintay ko. It was so clear to me nung natanggap ko yung message na yun, that was the sign that I've been waiting for. Sir Julius, as someone who has been in the industry for a very long time, how
gaano ka-importante para sa inyo or as a journalist yung pag-re-reinvent? Tama ka, nagbabago ang audience natin, pero yung hunger nila for news will always be there. But the greatest challenge right now is that there's spreading of mga fake news. Kaya iba yung labanan ngayon. It's gonna be doubly or triply hard for us para labanan yung mga ganung klase mga balita. Responsibility natin yan as journalists na talagang kinakailangan ma-deliver natin sa kanila yung pinakatama at pinaka-accurate at unbiased na mga balita. So yun ang task na sa tingin ko ay pangunahin kong gagawin dito sa Frontline Pilipinas is to really be careful na yung mga balitang nilalabas namin ay talagang truthful at talagang yun ang totoo ng mga balita. And as far as personality is concerned, tama ka, medyo nagbabago nga ang audience natin, kinakailangan makuha mo talaga yung ano nila, yung attention nila sa kayong interest nila. So with social media, I also have my own YouTube channel na si MJ nga ay pinanunood. Yes. At nakakuha rin ako ng mga stories sa kanya. So it's importante yan that you have to catch up dun sa interest ng mga younger viewers natin. Kaya I have my own vlogs, I do stories about yung sa sarili ko, kung anong nangyayari sa buhay ko, lalo na sa pag-transfer ko from kapamilya to kapatid. And I also do vlogs about sneakers, art, and fashion, and whatever. Para lang maging updated tayo sa mga nangyayari ngayon. Kaya I can connect with the younger audience na hindi rin normally nagagawa ng ibang mga news anchors and personalities. Intended ba talaga na kinuha ka ng TV5 to replace Rafi? Or even before nag-file ng candidacy si Rafi Tulfo for Senate, nandun na yung offer na maging part ka ng TV5? Malagay ko yung ganung question na MJ, si Ma'am Lucci makakasagot to, no? Pero ang masasabi ko lang, it's an honor na ako ang maging kapalit ni Rafi Tulfo sa Frontline Pilipinas. Maraming nag-idolize talaga kay Boss Rafi kasi talagang siya, tumutulong siya sa kapwa eh. Alam mo, pag ang isang tao talagang tumutulong, ay nakukuha niya talaga yung respeto ng maraming tao. So I have a lot of admiration for Rafi dahil ang tao mismo nagsasabi na tumutulong siya eh. Pagpupunta raw dito, tinutulungan niya. So, yun ang bagay na hinahangaan natin sa mga taong katulad niya. And like ako, I also had shows sa ABS-CBN na ganun din. Tumutulong din ako sa ibang tao sa abot ng aking makakaya. And nagkaroon din ako ng mga shows, yung Mission Possible, Lingkod Kapamilya. So, talagang nandun talaga yung pinaka template kumbaga ng pagiging journalist. Pero in so far as kung pinag-isipan na sira ako talaga papalit, ay palagi ko hindi yun eh. Nagkataon lang talaga na dumating yung punto na nagkaroon ng need para sa isang anchor sa Frontline Pilipinas, and it just so happens na nandun ako at the right place at the right time. All right, Ma'am Lucci, go ahead, Ma'am Lucci. Ayan na. Hi, Tricia. Yeah, you know, hello, si Rafi, alam naman, good afternoon, ha? Salamat sa panong mo. Alam mo, madalas panungin sa amin yan, sa akin, no? Pero mulat sa pool, alam mo, ginagalang ko rin ang bawat yung tinatawag naming equity ng mga anchor, no? May kanya-kanyang personalities at saka advocacies yung mga yan, eh. And pag pinukuha namin sila, alam din namin kung ano yung strengths, weaknesses. I mean, we factor in everything. And you know, Rafi is one of a kind, as Julius is. And it will be totally unfair for us to expect Julius to fill in, you know, the shoes of Rafi. It's not Rafi. It's not only impossible, but it's unfair. So
No, we don't intend to replace Rafi with somebody like him because we know that it's not right, no? And I also know that Rafi will continue with his cause to give public service, as Julius will also with us. And we will have a public service segment for Julius that's right up his alley. Sabi na lang muna natin for now, na since Mr. XXX yan, along those lines. Yun. Nagkaroon ka rin ng political ambition o may nag-alok sa'yo na pumasok sa politika? Or in the future, naiisip mo yun? May mga nag-alok na in the past pero hindi ko naman talaga ina-entertain kasi hindi ko talaga, parang hindi ko feel na pasukin ang politika talaga eh. Although it has crossed my mind, I must admit, pero hindi ko talaga sineryoso. Feeling ko kasi once na pumasok ka na sa politika, medyo ano na yan, medyo maapektuhan na yung pagiging mong isang journalist. And ang talagang tingin ko sa sarili ko is journalist talaga ako eh. More than a politician na possibility gano'n, no? Mas journalist talaga ako. And ayokong iwan yung ano, ayokong iwan yung profession na pinasok ko. And I want to be here for the longest time hanggang sa mag-retire ako. Naging consideration ba ang talent fee sa para kumbaga ma-finalize ang negotiation o hindi naman? Marami akong nakita mga parang opportunities na pwede kong magawa once na nandito na ako. Yun actually, it's not about money. It's not about an issue of money. It's really about yung growth ko as a news personality, as a person. So congratulations, Papu. Yan. Syempre bukod sa pagiging newscaster din, ako gusto ko yung Mission Possible mo before sa ABS-CBN. Posible ba? I think meron. Meron talagang planong ganoon, and I think it's going to be part of Frontline Pilipinas as a segment. May mga ganung pinaplano. As to a show, hindi ko pa alam kung ano talaga ang plano ng TV5. But totoo yan eh. One of the reasons na masakit for me na iwan ang Kapamilya Network is yung mga shows na ganito. Masyado naging attached sa akin yung Mission Possible when it was canceled because of the not granting of franchise sa ABS. Naging masakit yun for me kasi nanghinayang ako sa mga taong matutulungan, na ang dami-dami lumalapit sa amin, pero unfortunately, wala kami magawa kasi wala na nga yung show. Tapos nagkaroon pa ako ng show na Lingkod Kapamilya na tumutulong din sa mga tao. Yun talaga yung pangunahing reason kung bakit may krut sa puso, kumbaga, na umalis ako sa Kapamilya, aside from yung mga na-establish ko na mga kaibigan doon, mga minahal ko mga kaibigan na parang mga naging kamag-anak ko na rin. Yun, yung mga shows na ganun. Kaya nung nag-usap kami ni Ma'am Lucci, isa yan sa mga napag-usapan namin. And nabuhay uli yung ano, nabuhay uli yung kung ano man yung lungkot na naranasan ko nung nalaman ko na may mga plano palang ganun ang TV5. Siyang nakipagkwentuhan sa press sa ginanap na MediaCon kanina. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Simula sa Lunes, makakasama na natin dito sa Frontline Pilipinas ang Batikang Giorno na si Julius Babaw. I feel special in the presence of our president. Kakaiba yung feeling, sir. I feel so welcome and siguro yung happiness ko is sobra-sobra, hindi ko ma-explain kung paano ko welcome dito sa TV5. Thank you, sir. Thank you. And we're excited that, you know, Julius would bring his own personal brand of journalism, no? Kaya very welcome na addition to the News 5 team of very credible and professional journalists. Pumirma na kanina ng kontrata sa TV5 Media Center si Julius sa pangunguna ni Signal and TV5 President and CEO Robert P. Gala.
Salamat sa lahat for being here. Sa MediaCon, binigyang diin ni News 5 Chief Luchi Cruz Valdez ang kahalagahan ng integridad ng isang mamamahayag. Yan daw ang rason kung bakit perfect addition si Julius bilang bagong kasangga sa frontline. Alam niyo naman that Julius and I, we go back a long way. Ang dati kong kapamilya, ngayon magiging kapatid ko na rin. Welcome, Julius! So excited to be working with you. Although alam naman natin, game ding sinagot ni Julius ang maiinit na tanong ng ilang miyembro ng press. Kabilang na dyan kung paano niya haharapin ang problema ngayon ng misinformation at fake news. We have to make sure that we protect our credibility, our integrity. Ang hirap, hirap minsan talagang pantayan yung pag-spread nitong mga ganitong balita. But as long as there's TB5, there's Frontline Pilipinas na willing talaga na gawin ang kanya makakaya para ituwid yung mga balita. Napakalaking bagay nito para sa ating bayan. Feeling mo at home daw agad ang feeling ni Julius sa Kapatid Network, lalo na't matagal na rin niyang nakasama ang magiging co-anchor niya na si Cheryl Cosim. Nasa 1PH din ang kanyang misis na si Christine Bersola Babaw na present kanina sa MediaCon at full support kay Julius. At ngayon pa lang, super excited na raw si Julius na makapaghatid ng mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Araw-araw niyo na po ako makakasama, mga kapatid, mula alas 5:30 ng hapon. Kaya doon sa mga nakamiss sa akin ng mahigit isang buwan, huwag na po kayong malungkot dahil babalik na po tayo sa darating na Lunes. Sa February 7 na po yan, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.